at kaugnay po ng kasinungalingan, isa rin pong sinungaling na tao at hindi naman po totoong anak ng Diyos, ito pong si Apollo Kibuloy. Saksakan din po ito ng sinungaling, mga tol, sapagkat nang sabihin niya na siya po ay anak ng Diyos, nililin lang niya po ang mga tao, sapagkat isa lang naman ang anak ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ayokong maging relihiyoso sa harapan po ninyo, kaya focus lamang po tayo dito po kay Apollo Kibuloy. Si Apollo Kibuloy ay samut-sari ang hinaharap na problema po nito sa batas. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa Estados Unidos. Una, sa Estados Unidos, sinampahan po ito ng napakaraming uri ng paglabag sa batas. Dito naman sa Pilipinas, noong mga panahong nanunungkulan pa itong si Rodrigo Duterte, nireklamo na po ito ng mga diumanoy biktima ni Apollo Kibuloy, subalit hindi po nagprosper dahil alam naman natin na kapag kakaibigan ng mga Duterte, matatag ka. Kapag kakaaway ka, kulong ka. Katulad ng ginawa po nila kay Leyla de Lima. Ngayon, dahil po iba na ang sitwasyon at sumusunod kung ano talaga ang tama at dapat at ang rule of law ang namamayani sa kasalukuyan at due process, nasampahan po ng kaso para sa paglabag sa Republic Act 7610, ito pong si Apollo Kibuloy or sexual abuse of a minor. Bagamat yan po ay may piyansa, hindi po siya sumuko dyan at nagtago. Pero kasi alam niya na palabas na rin po ang warrant of arrest para po doon sa isang kaso na wala po talagang piyansa kapag ka malakas ang ebidensya. At naniniwala po tayo na malakas ang ebidensya laban po dito kay Apollo Kibuloy. Taliwas po sa kanilang paniniwala na mahina daw po ang ebidensya. Kasi kung mahina ang ebidensya laban sa kanya, susuko ito, makakapagpiyansa ito eh, kung mahina ang ebidensya. Pero ayaw nilang sumuko, pinalalabas pa nila na ito ay isang political harassment lamang, kaya po sinampahan ng kaso si Apollo Kibuloy being the supporter of Rodrigo Duterte. Now, ano ba yung walang piyansa or may kaparusahan na life imprisonment? Ito po ay isinampa dito po sa amin sa Pasig City Regional Trial Court para po sa paglapag sa Republic Act 9208 as amended or yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Yan po ay seryosong krimen, kaya po dapat maparusahan ng sana kamatayan eh. Pero wala po kasi tayong kamatayan, kaya life imprisonment lang sa kasalukuyan. Meron po kasi tayong umiiral na Republic Act 9346 na naisabatas noong 2006 kung saan pinoprohibit po nito ang imposition ng death penalty for now. Dahil dyan, maswerte pa kayo na mga gumagawa ng mga kawalang hiyaan at hindi kayo mapaparusahan ng kamatayan. Ganun pa man, hindi po nire-respeto nitong si Apollo Kibuloy kung ano po ang batas. Dahil hanggang ngayon, hindi po ito nagpapasakop sa batas. Nakikiusap nga po ang ating kapulisan na kung talagang wala siyang kasalanan, harapin niya po at sumuko na po siya at malaman ang katotohanan sa pamamagitan po ng isang patas na paglilidi sa hukuman. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi magiging patas ang batas para kay Apollo Kibuloy, sapagkat hukuman po ang magde-decide, hindi naman po yung pinagbibintangan nilang mga nagpo-political harassment ika nila dito kay Apollo Kibuloy. Dahil alam naman natin ang trabaho po ng Department of Justice, particular ang prosecution office, ay i-prosecute ang isang taong di umano'y lumabag sa batas. Kaya never nilang i-expect na yan ay kakampi sa kanila. Pero ang hukuman, fair po ito, kaya nga po blindfolded. Ito pong si Lustisia, ang simbolo po ng katarungan. Kilala niyo po si Lustisia? Ito po yung babae na nakikita po nating simbolo ng katarungan na nakapiring po ang mga mata at may hawak pong timbangan sa kabila ang kamay. Kung ano po ang bigat ng ebidensya, doon po babagsak ang kaparusahan. At kung talagang walang kasalanan itong si Apollo Kibuloy, eh dapat irespeto niya ang ating batas. Pero ngayon, patuloy po siyang nagtatago at ginagamit po ang lahat ng kanilang mga resources para po pigilan ang napipintong paghuli sa kanya. In fact, nung isinerve po ng ating Philippine National Police ang warrant of arrest para sa kanya, simultaneously diyan po sa 5 premises na pag-aari po ng Kingdom of Jesus Christ, ang kanyang mga follower ay talagang nagmatigas at pinigilan ng ating mga kapulisan na antala ito, kaya hindi po ito nagresulta sa pagkakahuli kay Apollo Kibuloy. Pero naniniwala po ang ating regional director diyan sa Police Regional Office 11 na si General Torre na ito pong si Apollo Kibuloy ay nandyan lamang sa mga premises ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga po nagtalaga ito ng iba't ibang station ng ating kapulisan sa paligid po ng KOJC para ma-prevent ang napipintong pagtakas nito pong si Apollo Kibuloy. At dahil po dyan, talagang hindi lang naman gobyerno
ang nagnanais na mahuli itong si Apollo Quiboloy. May mga pribadong individual din po ang gustong tumulong sa pagkakahuli ni Apollo Quiboloy. Kaya nag-offer po sila ng 10 million pesos reward kasama po ang tigi 1 milyong piso na reward para sa pagkakahuli nitong si Apollo Quiboloy at limang iba pa. Ang nahuli so far ay ito pong si Pauline Canada. Kaya kung sino man yung nagturo sa pagkakahuli kay Pauline Canada, makakakuha po iyon ng 1 milyong piso. Pero ano ang ginawa nitong si Apollo Quiboloy o ng kanyang organisasyon na pinamumunuan? Ginawa po nito, nag-offer po ito ng 20 million pesos, kamakailan lamang, para sabihin sa harapan ng publiko na kung sino ang makapagtuturo sa mga individual na nagbigay ng 10 million pesos as reward sa pagkakahuli nitong si Apollo Quiboloy, ay kanila naman pong bibigyan ng 20 million pesos. Ganun po nila ginagamit yung kanilang resources. Kaya napakahalaga na sa pagkakataong ito, meron pong kautusan ng ating Court of Appeals na i-freeze ang lahat po ng mga ari-arian nitong si Apollo Quiboloy, ang Kingdom of Jesus Christ at saka ang Sunshine Media Network International, or ito po ay nakapailalim sa korporasyon na nakalimutan ko bigla. Anyway, balik po tayo dito po sa balita. Ayon po dito sa politico.com.ph, Damay pati SMNI Court of Appeals freezes assets of Quiboloy Kingdom of Jesus Christ, August 7, 2024. Sabi po dito, the Court of Appeals has ordered the freezing of bank accounts and assets of fugitive religious leader Apollo Quiboloy, the Kingdom of Jesus Christ, and Sunshine Media Network Incorporated, the church broadcast arm. Nakalimutan ko bigla yung corporation eh. Nitong, kasi ang Sunshine, ang SMNI is operating, operational lamang ito. Doon po, ito po yung pangalan ng operating network. Pero meron pong corporation na hindi ko bigla maalala eh. In a 48-page resolution dated August 6, 2024, obtained by Politico, the CA said there was reasonable ground to believe that the bank accounts linked to Quiboloy are indeed linked to unlawful and predicate crimes, namely qualified human trafficking, sexual and child abuse, and conspiracy. Ang dami pa pala nito, hindi lang pala end. Conspiracy to engage in sex trafficking of children, conspiracy, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, and money laundering. In order to avoid the possibility of the funds in the subject bank accounts and or properties from being withdrawn, removed, transferred, concealed, or placed beyond reach of law enforcers, this court finds it appropriate and judicious to issue a 20-day freeze order as prayed for by petitioner over said bank accounts, including all other related or materially linked accounts and the real and personal properties enumerated in the ex parte petition. Kaso lang, 20 days lang pala ito mga tol. Sana sa panahon na yan, magawa ng ating gobyerno kung ano yung nararapat nilang gawin para po matukoy kung talagang itong mga ari-arian na itong si Apollo Quiboloy ay meron pong irregularity or nakuha po sa illegal na kaparaanan. The Anti-Money Laundering Council filed the petition for the freeze order. Also ordered frozen by the CA are assets and bank accounts of the Children's Joy Foundation, an organization based inside KOJC's compound in Davao City, as well as those under the names of the following individuals allied with Quiboloy. Sino-sino sila? Maria Teresita Dandan, Helen Pagoduan Panilag, Pauline Chavez Canada, Crescente Chavez Canada, Ingris Chavez Canada, Silvia Caliha Semanyes, Jacqueline Rong Roy, Alona Mertalia Santander, and Marlon Bongas Acobo. Eh, yung 20 million pesos kaya ngayon, saan nila kukunin yun kung sakaling mayroong magturo doon sa 10 million pesos na nagbigay ng reward para sa pagkakahuli ni Apollo Quiboloy? Eh, frozen na so far yung kanilang ari-arian. Of the bank accounts covered by the freeze order, 10 are under Quiboloy's name, while 47
are under KOJC. 17 bank accounts are owned by Swarasug. Yun na yung corporation na iniisip ko kanina pa. Swarasug Media Corporation, the franchise holder of SMNI. Kasi ganito yun mga tol eh. Ang franchise ay pag-aari ng Swarasug Media Corporation. At ang network operating under the name of SMNI ay nakapailalim sa Swarasug Media Corporation. Kibuloy, a close friend and spiritual advisor of former President Rodrigo Duterte is wanted by local authorities and the United States Federal Bureau of Investigation for alleged sexual and child abuse as well as human trafficking. His exact whereabouts are unknown. Pero sa paniniwala ng ating kapulisan, ng ating regional director diyan sa Police Regional Office 11, nandyan lamang yan sa mga premises ng KOJC. Kaya napakaganda po ng order na ito ng Court of Appeals. Kasi bakit? Hindi nila mayu-utilize ngayon ang kanilang mga ari-arian for the next 20 days. At sana sa panahon na yan, magawa ng ating gobyerno kung ano yung nararapat para po lahat ng mga irregularity matukoy at finally, kung talagang mapapatunayan, eh, maging subject for forfeiture ng ating gobyerno. Pauline Chavez, Canada, Kiboloy's co-accused in qualified human trafficking cases who was arrested in Davao City on July 9, holds the most number of bank accounts that were ordered frozen by the CA at 27. Children's Joy Foundation, which the pastor established, had 23 bank accounts. Grabe, no? Napakarami nilang accounts. At ang tanong, magkano kaya ang nilalaman ng kada account na ito? To monitor compliance, the CA directed banks and government agencies to submit within 24 hours from the receipt of the freeze order details about the frozen bank accounts and assets. Furthermore, the above enumerated government agencies are directed to annotate this freeze order on the titles and certificates of registration of the foregoing real properties, motor vehicles, and aircraft and to manifest their compliance within 3 working days from notice, the Court of Appeals said. O, kaya good news po ito mga tol, particular sa mga biktima nito pong si Apollo Kibuloy. Kasi hindi ngayon magagamit ng kampo ni Apollo Kibuloy ang mga ari-arian nila para po impluwensyahan kung sino man ang dapat impluwensyahan. Napakaganda po nitong order na ito ng Court of Appeals. Though, syempre, meron namang legal na proseso pa rin pagdadaanan ito. And tingin ko naman, ito po ay kakwestiyonin din ng legal part ng ang kampo nitong ng legal personnel ng kampo nitong si Apollo Kibuloy ng KOJC at ng SMNI ang naging desisyon po na ito ng Court of Appeals. Pero ang pinakamahalaga dito mga tol, meron ng initial action taken. At yung frozen of accounts na yan, malaki po ang magagawa nito para po sa paghahanap partikular ng katarungan sa mga di umano yung naging biktima nitong si Apollo Kibuloy. At again, uulitin lamang po natin ang mga binabanggit kadalasan na lahat po ng kasamaan ay may katapusan. Ang kasinungalingan, kinalaunan, mahayag ang katotohanan. At dito, lalabas ang katotohanan. Kung talagang walang kasalanan si Apollo Kibuloy, lalo na siya po ay nagpapakilalang anak ng Diyos, mananaig po ang katotohanan at siya po ay mapapawalang sala dito. Pero hindi mangyayari yan kung hindi po siya magpapasakop sa batas. Ang problema kasi, walang respeto sa batas itong si Apollo Kibuloy. Hanggang ngayon, kasama ng kanyang mga alifores, tinatawag nilang illegal harassment ang ginagawa kay Apollo Kibuloy. Nakakalimutan nila na hindi po gobyernong ito ang may gawa niyan. Ang mga kaso na kinakaharap po ni Apollo Kibuloy ay matagal na. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na nagngangalang Ferdinand R. Marcos Jr., meron na pong reklamo laban sa kanya. Kaya ang mga kaso po na ito ay hindi po nilikha, partikular ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na sa kabila ng kanilang panawagan ng pagbibitiw nito, paninira nila, hindi naman po sila pinapansin at hindi pinapatulan sapagkat napakabait naman ng ating Pangulo at alam niya naman na lahat ng mga sinasabing kasinungalingan laban sa kanya talaga ay wala namang katotohanan. Ikaw, Apollo Kibuloy, 10 ng mga alipores mo, kung talagang wala kayong kasalanan, simple lang, sumuko ka,
magpasakop ka sa batas. Napakayaman mo, kayang-kaya mo magbayad ng mga abogado or kahit hindi ka magbayad eh, yung mga alipores mo, ang dami diyang mga abogado na tingin ko magseserbisyo legal sa iyo nang hindi ka sisingilin pa. Pero huwag mo nang isipin na makalibre pa. Gamitin mo na ang kayamanan mo. Total, pinagpala ka, di ba? At diyan, sa paggamit mo na yan ng kayamanan, eh, tingin ko kung talagang wala kang kasalanan, mapapatunayan yan sa isang legal na proseso. Pero hanggat hindi ka sumusuko, mananatili sa isipan ng taong bayan na ikaw, Apollo Quiboloy, ay lumapastangan sa karapatan ng iba, partikular ng molestya ng isang bata at ng human traffic ng mga individual. Yan ang mga alegasyon na ibinabato sa iyo. Hindi yan paninira sapagkat nasa korte na po yan. Ang tanging re-resolba sa problema mo na yan ay ikaw mismo. Harapin mo ang problema mo. Papatunayan naman ang prosecution eh. Kung talagang may kasalanan ka, hindi naman ikaw ang magpapatunay na wala kang kasalanan. Ang gagawin mo lamang is harapin ito, ipepresenta ng prosecution ang kanilang mga argumento at ebidensya na ikaw ay may kasalanan at ika-counter mo lamang ito sa pamamagitan din ng mga ebidensya na ikaw ay walang kasalanan. Bakit ka matatakot? Kung anak ka ng Diyos, wala ka dapat ikatakot. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay pinersecute. Pero sa kabila po ng persecution na yon, kanya po itong hinarap at nauwi pa nga ito sa pagkawala ng kanyang buhay. Pero dahil totoo siyang anak ng Diyos, sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Ang tanong, ikaw ba, Apollo Quiboloy, ay totoong anak ng Diyos? Pero siyempre, ang kasagutan dyan ay hindi. Kaya marahil ikaw ay nagtatago hanggang sa ngayon dahil hindi ka ililigtas ng ama mong Diyos. Ha? Small letter lang yun, ha? Sapagkat yung malaking letter na D ay para talaga yon sa ating dakilang ama na hindi po ama nitong si Apollo Quiboloy.